siya sa tripod. Hey guys, welcome back to my channel. So for today's video, magkakaroon tayo ng panibagong Shopee haul. Itong haul na to ay mga neutrals, basics, comfy, and affordable lang na pieces. Ilalagay ko lahat ng links sa description box so you can check it out kung gusto nyong i-avail. Gumawa na rin ako nito dati, pero yung ginawa kong basic and comfy Shopee haul is hindi naman neutrals. Ito din yung mga trip kong suotin ngayon. Excited na akong ipakita sa inyo. Itong top na to, may other colors sila, may color black sila nito, pero ito yung kinuha kong kulay. May mga buhok pa ni Gucci. Para lang talaga siyang bra na top. Kasi ito lang talaga yung nakocover dyan. Tapos puffy yung kanyang sleeves. Natatali mo din yung likodan niya. Ito yung mga gusto kong top kasi nakadepende sa akin kung gaano siya kasikip. Pag sasotin nyo to para hindi halata yung tube or yung bra, mag nipple covers na lang kayo. Ang ganda din ng tela na itong harapan. Hindi siya see-through guys. Makapal talaga yung tela niya. And kahit as is na suotin mong ganito, kahit wala ng nipple covers, okay lang din. Ilalagay ko din pala yung mga undergarments na ginagamit ko sa description box. Like mga nipple covers, mga cycling, sa mga gantong pormahan. Ganyan yung detail niya. Pwede mo ding i-pa-off shoulder ito, depende kung ano yung trip mo. Next naman is itong mga string top na to. Ginamit ko na yung color white. Ito ay mga essential tops lang na kahit saan pwede mong i-partner. Mga basic lang sila. Meron siyang dalawang tali sa taas. So, paganyan mo. Meron din siyang dalawang tali sa gilid. So, supported talaga. Kahit medyo manipis yung tali niya. Pinapartner ko lang siya ng nipple cover. So, kumuha ko ng color black. Syempre, essential ang black. Tapos, kumuha din ako ng nude. Kasi, ang cute ng nude. Para ka lang nakahubad, pero hindi. Ito yung mga natitipan kong kulay. Mga brownish, ganyan. Manipis lang yung tela niya, pero okay lang. Kasi, ang gaan sa pakiramdam. Yun kasi yung goal ko minsan. Na parang, ang pakiramdam ng forma is magaan lang, makakagalaw ako. And, kahit na ganito lang yung tela niya, protected ka pa rin, supported ka pa rin kasi nga may mga tali. Very affordable tong mga to and mapapartner mo sa kahit na anong form. Kaya ayan yan. Itong next, sinama ko lang pero in-avail ko ding crop top sa Shopee. Hindi neutral yung kulay niya pero ang cute nung nakalagay. Nakalagay lang is dump him and nakalagay voted. Normal lang na crop top. Ang cute lang nung nakalagay na design. Ito is hindi siya fitted. Ang press ko lang sa pakiramdam. Tapos ang cute pa nung color. Yung touch pa ng gantong print sa harapan. Ang pop of color lang. Kaya kinuha ko to. Next naman, itong lingerie top na to. Sinama ko siya sa haul na to kasi neutral yung kulay niya. And pinakita ko na to sa lingerie haul ko. Kung nanonood kayo ng mga vlogs ko, nahihilig ako sa mga gantong pormahan. And nasuot ko na rin to guys. Ang cute na ito. Sobrang ganda ng fit niya sa akin. And binibigay niya pa rin yung coverage and hindi masyadong vulgar yung outfit na to. And nakaka-elevate ng pormahan. Like mag-tuxedo ka lang. May mapakita ko mamaya ang tuxedo na pinartner ko dito. May cover na yung kanyang boobs na part. Stretchable siya. Hindi siya makati sa pakiramdam. Pwede mong gawing undergarment. Pwede mong gawing pamporma. Tapos na-adjust mo din yung kanyang mga straps. Itong may ibabang part, ito ay mesh. Medyo nagkakaroon ng itsura na parang nakahubad or parang completely mesh lang. Kasi nga, yung kulay is skin tone. Naganap talaga ako ng magandang quality na lingerie para ma-recommend ko din sa inyo kung sakaling trip niyo. Next naman is mga undergarments. And ngayon lang ulit ako nag-avail na to sa Shopee. This time, iba naman to sa mga nakaraan ko nang na-avail kung napanood nyo sa mga iba kong hauls dati. Ito ay wala ng paddings. Lagi kong sinasabi dun sa mga brand na in-avail ko, natatanggalin ko yung paddings kasi hindi naman sakto sa akin. So, ayan, nag-avail na ako ng walang paddings and 10 out of 10 recommended ko. Meron pa akong color black pero nasa labahan. Ganyan lang siya kaliit, kung gaano lang kaliit ang dede ko, yun lang talaga. Triangle siya, tas criss-cross yung likodan. And ang pinaka gusto ko dito, yung tela ng likuran, ganyan lang kanipes. So, hindi ko siya iisipin na medyo baka sa ibang mga outfit, sa ibang mga tops. Meron ako na itong color black. Meron akong kinuhang white, tapos meron din akong kinuhang nude. Ito yung mga gusto kong panloob na parang wala akong suot-suot kasi most of the time hindi talaga ako nagsusuot ng bra. Kaya ayan, nakakatuwa lang na may ganito na and nahanap ko na maganda yung fit talaga nila. Ito guys ay sports bra, pero pwede mo gawing crop top siya. Pwede mo rin gawing undergarment. Sorry, umaahol yung aso sa baba. Wala talagang paddings ko siyang sinusuot. Ginagawa ko siyang crop top kasi ang comfy lang niya talaga. And napormahan ko na rin to, pinost ko na rin to sa IG. Ang ganda ng tela nito guys, ang kapal ng tela niya tapos rib. Ang tagal na nito sa akin. Hindi pa rin nawawala yung garter niya kahit na ginagamit ko talaga siya pag mga errand day, nagja-jacket ako, ganyan. Pwede mo rin pang workout. Next naman is etong set na to. Pinost ko to sa IG. Actually, yung iba dito nasuot ko na pala. Pero yun, pinost ko to sa IG and ang dami nag-ask kung saan ko sila na-avail. Kasi ang cute ng color nila. Ang ganda ng pagka-gray niya and hindi bakat dito yung aking panloob. May other color sila doon. Ang next kong aim na mabili is
yung color blue. Ayan yung top. May naka-embroidered lang na LS dyan sa gitna. Tapos, halter top siya. And then, yung baba niya is hindi fitted. Parang pa-curve siya ng ganyan. And nung pinormahan ko to, tinali ko to kasi gusto ko fitted yung mga gantong tops. Tapos, ito yung pinaka-comfy na shorts na nakuha ko. And yung itsura niya, guys, ay parang boxers or parang brief kasi may ganito siya sa gitna. And I think uso yun ngayon. Meron din siyang embroidered dito na leisure, like minimal lang na design dito sa gilid. Ang ganda din ng pagka-fit na ito sa akin. Sobrang comfy, gumalaw talaga. Ang lambot nung tela at ang kapal nung tela. Ang dami pa nilang colors na available doon. Next naman ay ang mga shorts na to. Kung nakita nyo dun sa first na basics and comfy Shopee haul ko. Nag-avail ako ng mga ganito sa ibang mga kulay like color black, color blue, maroon. So ngayon, ito naman yung mga kinuha kong kulay, yung mga wala pa akong kulay. Ito ay uniform ko na. Pag kunyari medyo tinatamad akong pumorma, ganito lang yung bottoms ko tapos normal na plain na crop top. Kung nakikita niyo sa mga vlogs ko, ganun lang talaga yung suot ko kasi ang komportable gumalaw. Kumuha ko ng parang lilac, purple or violet. Itong brown na to, na-doble ko siya. Akala ko magkaiba yung kulay nila and iba't ibang shop pala to guys kasi ang bilis nilang ma-sold out. So, naghanap talaga ako. And hindi ko sure kung available pa yung mga links ng mga to. Pero, maglalagay ako ng alternatives sa description box. Kasi ang bilis nilang ma-sold out. Pero ito, magkaparehas ng kulay. Pero okay lang. Pupormahan ko pa din. And kumuha ako ng gantong shade ng color brown naman. Ito medyo choco brown. Ito ash brown ata itong mga to. Ito guys ay overruns ng Zara. Makikita niyo siya pag in-avail niyo. Andiyan. Ang fitted nila pero at the same time ang comfortable nung tela, hindi siya mainit sa pakiramdam. Tapos, yun, high-waisted pa. Dahil nag-avail ako ng mga yon, naghanap ulit ako ng mga basic tops. At ito pa yung mga wala akong kulay. Yung ibang mga kinuha ko dun sa last ko na haul is sobrang vibrant na mga kulay. Like mga hot pink, red. So, ito kumuha ko na medyo chillings naman ng mga kulay. Ito guys ay Zara Overruns ulit. Color brown. Ang cute lang neto. I think mapapartner ko siya sa mga shorts. Kasi ganyan yung shade nila, mga bagay. Parang itong ang dalawa, parang magkakulay sila. Pwede kong gawing set. Eto guys, mas maganda yung tela ng nabilhan ko this time. Kasi yung nakaraan medyo manipis pa. Kapal ng tela. Tas rib talaga siya. Kumuha pa ako ng color pink. Ito naman, baby pink. Hindi na katulad nung last time na hot pink. Another shade ng color brown. Kumuha din ako ng mga square neck na top. Ganto yung isa. Ito is medyo maroon. Ito yung pinaka gusto kong kulay. Ayan, kasi nude, parang skin tone. And ito, naiwan ko pang isa. Color violet ulit na round neck na top. Itong dalawa, parang ang magkaparehas yung kulay nila. Pwede kong gawing set. Pag kunyari medyo nagmamadali sa araw, gusto mong pumorma pa rin, mga gantong klaseng pieces. Pinakita ko na ito nung nakaraan kong haul. Inavail ko na ibang kulay and lagi ko talagang gamit na gamit to, lalo na yung mga moments na nakakatamad minsan pumorma. Ito yung mga comfy outfits na at least prep up ka pa rin, like put together pa rin yung outfit mo, pero tinatamad ka. Yung mga ganong araw, may mga ganyang araw talaga, magagamit nyo talaga to. Ako nagsasabi sa inyo, i-avail nyo and pang matagalan siya kasi grabe yung kapal ng tela. Etong mga to at saka yung string top, same sila ng shop and ang dami pa nilang designs doon guys. Ito namang kinuha ko ay medyo kakaiba and kung napanood nyo sa ibang mga hauls ko, mahilig ako sa mga gantong tops na tinatali-tali. And yun, yung ibang mga nakita ko sa Shopee, medyo pricey. So, naghanap ako ng affordable. Ito guys, susuotin ko to ng walang paddings. Gusto ko na lang gamitan ng nipple covers tong mga to. May mga klase ng style na pwede mo tong suotin. Like yung normal na ganyan, tapos nakatali sa likod, tapos pwede mong i-crisscross. Itong color brown, wala na tong paddings kasi nasuot ko na rin to. Ayan, wala na siyang paddings. Ang cute ng pagka-brown nito. Parang pink yung kulay niya. Pero ayan, medyo pink or nude ata. So ayan, pwede mong i-partner doon sa mga shorts din na kinuha ko. Next naman is etong unitard na to. Etong one piece na damit. Pinost ko na rin to sa IG and ang dami nag-ask kung saan siya galing. Parang pang swimming siya, yung spandex type. Magaan at ma-press ko sa pakiramdam. Pero yung kanyang tela ay rib. Ito, pwede mo siyang gawing option na nakataas. Tapos pwede mo din gawing off shoulders. Tapos meron lang din siyang print dito sa baba. Nakalagay, lucky label. Hello little one, good guy. Wait lang, chi. Ha? Yes po, wait lang. Dito na tayo sa mga pieces na medyo pricey. Pero I think okay lang na paggastusan kasi tatagal sila sa inyo. Unahin ko muna yung mga meron na ako. Galing pa talaga siya sa closet ko. So ibig sabihin, gamit na gamit ko talaga itong mga to.
nakain ko yung buhok ni Gucci. Unahin natin dito sa top na to. Pinakita ko to ata nung first collaboration ko ng Winnea. And hanggang ngayon, nandito pa rin at gamit na gamit ko. Kasi grabe guys, sobrang ganda ng tela na to. Sobrang kapal niya. And kung naghahanap kayo ng turtleneck, ito talaga yung legit na turtleneck. Pero nakadepende naman sa'yo kung gusto mo tupiin ganyan. Yung tela niya sa loob ay sobrang lambot. Sisinch mo itong baba. So nagiging crop talaga siya na sweater. Okay, so next naman is itong mga tuxedo. Ayan. Kumuha ko na itong color black. Hindi siya ganun ka-bulky. Pero meron pa din siyang mga shoulder pads na hindi rin ganun ka sobrang tayong-tayo talaga na ang awkward tignan. Meron siyang gantong mahabang tali. Ito kasi guys, hindi lang to tuxedo na pang cover up. Pwede mo siyang gawing tuxedo dress. Ganun siya kahaba. Ang size na kinuha ko dito is medium kasi alam ko na na pagka as dress medyo maikli yung small. Kaya kumuha ko ng medium. Last naman is itong tuxedo na to. Ito yung pinartner ko dun sa lingerie na pinakita ko sa inyo kanina. Isa to sa pinaka magandang na purchase ko na tuxedo. Tuxedo sa Shopee. Gandang-ganda ako sa pagka-oversize niya, sa mismong quality. Tapos, yung texture ng loob is hindi mainit. Parang ganyan, tela talaga siya. Lalo na leather ito. Medyo nahihilig ako sa leather. Dinidilaan ako ni Gucci kung naririnig niyo. Baka narinig niyo pero dinidilaan ako ni Gucci. Yes po, almost done, Chi. Isa to sa mga talagang kinokollect ko ngayon, mga leather jackets. Kasi wala, ang cute lang nilang pormahan. Meron din siyang shoulder pads na hindi din naman sobrang awkward tignan. So, ito na yung last piece. Hindi ako bumibili sa Shopee ng mga hoodies talaga. Usually, sa mga sponsorships ko lang to kinukuha. Pero, sobrang pinag-isipan kong i-purchase itong jacket na to. And ito yung pinaka-favorite ko sa haul na to. Ang dami nilang colors na available doon. Pero ito yung kinuha ko kasi ito yung favorite color ko at the moment. Ayan siya. Yung jacket na from Essentials. And pinag-isipan ko ng sobra itong jacket na to. Kasi ayun nga ang mahal niya. Hindi ako sanay na bumibili ng ganito kamahal na jacket. Pero sobrang happy ko na kinuha ko to. Ayan yung itsura niya. And sobrang laki niya. Sobrang oversized niya. Lahat ng trip ko sa jacket. Nandito na. Pati yung hood niya. Yung hood na gusto ko. Pag ayoko mag-ayos ng buhok. Pag ayoko magpakita sa mga tao. Like dito lang nakatago sa hood. Tapos may nakalagay lang dito embroidered na Essentials. High quality din ng pagkalagay ng Essentials dyan. Meron din siyang pockets na sobrang laki dito. Pag kunyari gusto mong maglagay ng wallet mo kasi ayaw mo magdala ng bag, dito mo na ilalagay. Yung mga sa may sleeves niya, may Essentials din. Nakalagay lang Essentials, Fear of God. Minimalist lang kasi yung designs ng mga Essentials. Ang ganda ng jacket na to guys, I swear. Ayun lang naman ang haul na to. Ilalagay ko lahat ng links sa description box so you can check it out. Ilalagay ko yung prices and yung Gucci! Andito po ang makulit na sobrang ingay. Gucci katok ng katok. Oh my God, so happy. Mag-outro tayo, yes? Ayun lang guys yung vlog. Thank you guys so much for watching. Ilalagay ko lahat ng links sa description box so you can check it out. Kasama yung prices and sizes na mga in-avail ko. And kung may... And ayun lang, andito si Gucci. Nalaki na niya. Dati yung baby boy pa. Such a good boy. Andito din si Angel. Pero ayun lang guys yung vlog. Thank you guys so much for watching. See you guys on my next video. Don't forget to drink lots of water. Drink your vitamins. Stay safe. And say bye-bye nung good day gangay. Bye-bye! Woohoo! Bye-bye! Such a good boy.